Good morning, everyone. Kumusta po kayong lahat? Sa ating mga viewers, sang dako man kayo sa Pilipinas, ng ating bansa, o hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, sa ang sulok man ng mundo, kumusta po kayong lahat? And sana nasa mabuti kayong kalagayan po, kasama ang iyong mga kaibigan at iyong mga mahal sa buhay. So, wonderful morning everyone. Ako po si Christopher Ibao. Ako po ay dating gasoline boy. At alam niyo po, dito sa Health Well, talagang ang laki ng binago at talagang maraming nabago sa aking buhay. O, sa katunayan, ako po ay isang officially company speaker. And kasali din po ako sa core leader sa ating company. And ako din po yung authorized service center owner ng Baguio City. Ganun na rin, mayroon tayong extension office o satellite office dyan sa La Union. Kaya kung mayroon kayong mga kaibigan, kamag-anak na malapit dito sa lugar na ito, sa Baguio, sa La Union, ay welcome na welcome po kayong lahat para mapabilis po yung ating mga transaksyon sa ating negosyo. At isa pa po sa pagsisikap, sa kasipagan at sa pagpuporsige ng iyong lingkod kasama aking pamilya at syempre ang aking team, troopers. Ayan. So, na-award po ako sa ating company bilang Hall of Famer 2018. Palakpak naman po dyan. Oo. So, maraming salamat sa inyong lahat. Guys, welcome na welcome po kayong lahat dito sa ating company. Kaya, pag-usapan natin ngayon, napakaganda ang pag-usapan natin ngayon. Ang aking training na ipabahagi sa inyo ay hindi ito mahaba, pero siguraduhin ko sa inyo na malaking tulong po ito sa inyo sa pagpapalago sa inyong grupo at pagpapatakbo ng iyong negosyo kasama ang Health Wealth at ang iyong mga kaibigan. Ayan. Now, kukumustahin ko naman po kayo kung paano nyo dinala, paano nyo hinandle yung ating sitwasyon ngayon. Ito ba ay, kumusta naman po ang pagdadala ninyo, ang pagkaharap ninyo? Alam ko, hindi po ganun kadali kasi yung mga, lahat tayo, hindi tayo handa eh. So, nagdidepende po yan sa inyo, paano nyo titingnan, ito ba ay negatibo or ito ba ay positibo sa inyong pananaw. Ayan. So, ngayon, kumusta kayong lahat? Nakakadipindi po sa inyo ang iyong pananaw, yung pagharap ng ating sitwasyon ngayon. Sabi ko nga, nung nakaraan, ay hindi madali yung mga kinakaugalian mong lagi mong ginagawa ay sa isang idlap lang, biglang magbago. Biglang magbago. Maraming hindi nakaka-move on nito. Pero sabi ko nga, wala tayong magawa eh. Tama? Kasi nandiyan na yung sitwasyon. Nandiyan na yung sitwasyon na kaharap na natin. So, anong kailangan natin gawin? So, kung lagi kayong nakakasunod ng ating mga trainings, lagi naming sinasabi sa ating mga speaker, we need to adapt. Kailangan lang natin i-adapt po sa ang ating sitwasyon ngayon. Kasi wala na tayong magawa eh. Wala na tayong magawa. So, ito yung Zoom meeting natin. Napakalaking bagay po ito for you to connect to the other people, sa mga kaibigan mo. Kaya sa isang idlap lang, isang click lang, pwede na kayo mag-usap. Pwede na kayong mag-share. Pwede nyo nang i-share ating negosyo kahit sang sulok pa sila ng mundo. Basta abot sa ating sa signal o maganda ang signal ng kanilang cellphone o kaya laptop. Yan. So, maganda po yung pag-usapan natin ngayon. At talagang ito, hindi ito mahaba. Short lang ito. Yung
yung ibabagsak kong training ano sa inyo. Pero para sabihin ko sa inyo, i-congratulate ko kayo sa mga umati ng trainings. Bakit po? Dahil kayo yung mga tao na nagbibigay ng chance ng inyong mga sarili. Kayo yung mga tao na binigyan niyo ng pagkakataon ang iyong mga pangarap sa buhay. Oh, baka dito sa Health Wealth. O hindi lang baka, ano? Pagka ito ay yung ginawa at natutunan niyo ang mga trainings natin at inyong in-apply. Nako, tiyak, wala kayong ibang pupuntahan. Success lang ang talagang pwede niyong puntahan dito. Agree ba kayo? So, ready na ba kayo? Yan. Taas po natin muna ating mga kamay. Exercise. At ipapalakpak yan. Okay? So, yan po yung ano, yan po yung i-ano natin, ano? So, yan. Okay. Okay. So, ready na kayo? Ang pag-usapan natin, next slide please. Ayan. What is obstacle? Ano ba yung mga obstacle natin? Bakit parang bigat na bigat tayo, guys? Tama ba? Ayan. So, what is an obstacle? Ito yung mga bagay na laging bumabagabag sa atin. Parang gusto natin kumilos, pero and yet, hindi tayo makakagalaw. Bakit? Oh, gusto nating lumundag, pero parang tinalian yung ating kabilang paa ng kadena. Na para bang, bakit? Maraming tayong tinatanong, bakit hindi ako makakilos? Ayan. So, ito yung mga obstacle nito. Ito yung mga hadlang sa ating mga pangarap. Ito yung mga humaharang sa ating mga gusto sa buhay na hindi natin sinasadya. Bakit ganon? Kaya nga yung iba, sinasabi niya, ay, hindi ko na kayang gawin yan. Pinanganak akong mahirap lang talaga ako. Pero alam niyo ba na pwede nating matutunan ng mga bagay-bagay? Agree ba kayo? Yes, pwede nating matutunan. So, what is obstacle? So, pag-usapan natin, sabi ko nga, ito hindi mahaba, short lang ito, kaya guys, tuto kayo. Kasi lagi natin sinasabi, pag palagi kang umaati ng training, mayroong mabilis mag-adapt eh. Mayroong mabilis matuto, mabilis mag-adapt kung ano yung mga inaati na nilang training. And yet, hindi naman nila ina-apply. So sayang din. Tama ba? Pero, pagka umaattend ka ng training, kahit mabagal mong matutunan ito, pwede mong ulit-ulitin. Oo. Hanggat pag matuto ka, ang pinaka-importante, yung application. Yun yung potent combination tungo din sa iyong mga pangarap. Pag umaten lahat ng naatinan mo, lahat ng pwede mong gawin, pwede mong baguhin, then apply. Apply, attend, then apply sa iyong sarili. Tama? Okay. Next. Ayan. Anong kailangan natin? Identifying an understanding obstacle. So, meaning, kailangan nating kilalanin o kailangan nating alamin ano ba itong mga bagahe, mga baggages na ito sa buhay, ano ba itong mga binubuhat ko, ano ba itong mga pumipigil sa akin, at kailangan nating intindihin. Kailangan nating maunawaan kung ano ba ito. Para saan? Bakit ko pa alamin yan? Oh. Guys, kailangan yon. Para, kumbaga sa gera, alam mo paano ka umilag. Alam mo paano ka kung saan yung ibig sabihin, alam mo anong pormahan ang kailangan mo, anong action ang kailangan mo dito.
kung mga pangarap lang din ang mga ang ating pag-usapan. So, mayroon tayong something babaguhin sa ating mga ginagawa. So, we need to identify and understand what is obstacle behind. Yan, next. Okay. So, anong meron? Number one, pag-usapan natin yung mental obstacle. Ano ba yung mga mental obstacle na yan? Yung mga, siyempre, pag iniisip natin, mental obstacle, mental, yun. A, yung mental disorder. So, kalimitan, naintindihan natin, ay, yung mental disorder, yun yung mga tao na mga merong something, ano? Mayroong mga problema sa pag-iisip. Kaya, siguro, for sure, at sigurado ako na wala naman dito sa ating mga viewers. Tama? Bakit po? The moment na humakbang ka at nag-click ka doon sa iyong cellphone, iyong computer, na umatin, nagpuporsige na umatin ng trainings, nako, wala na. Wala na yung mental disorder sa iyo. Kasi bakit? Alam mo yung iyong pupuntahan eh. Alam mo yung iyong gusto. Alam mo yung ano ba yung iyong hangarin. Bakit ka ba umatin ng training? Tama? Because meron kang gustong matutunan. Meron kang pangarap na gusto mong abutin. So, yung mental disorder, kalimutan nyo na yan. Sa ating mga viewers ngayon, congratulations, wala sa atin lahat yan. Okay, B. Ang pag-usapan natin, yung negative thinking. Oh, ano yung negative thinking? Kahit ako man, ay hindi ako nakakaligtas nito. Alam nyo nung una, nag-iisip pa lang ako ha, tinitingnan ko pa lang yung prospect list ko. By the way, kayo ba sa mga dealers natin, very important yung prospect list? Importante yon para may plano tayo kinabukasan yung mga pupuntahan natin. Okay, yung negative thinking, balik tayo. Mayroong time na aalis ka, lalabas ka, may pupuntahan ka sa inyong kaibigan para mag-share sa inyong negosyo. Pero ikaw mismo, nauuna yun sa sarili mo. Oo, ay, si kumpare, negative yun. Hindi naman nagsasalip ng mga gantong ano yun, negosyo. At siguro, okay na yun sa ano, trabaho niya. No, ikaw mismo, ikaw yung, andun sa iyo yung negative. Kaya guys, dito sa atin, para mabago ang ating pananaw sa buhay, don't be negative thinking. O, huwag nating lagyan ng negative kahit maliit na area sa ating pag-iisip habang ginagawa natin ang health wealth business natin. Para mabilis lang tayong makalundag. Oo. Para mabilis lang tayong makapunta sa ating mga pupuntahan, ating mga gustong kakausapin sa mga kaibigan. Be positive. Dapat positibo ka palagi. Oo. Kaibigan mo, alam mo negatibo siya. Ikaw yung positibo. Ikaw yung kailangan niya. Okay? So be positive. Umaga pa lang, iisipin mo yung kaibigan ko. Oo. Pag napasali ko yun, sigurado, entrepreneur yun. Di ba? Mas maganda, di ba? Ano pa? Yung kaibigan ko na to. Oh, gustong-gusto kong tulungan. Oh, kaya pagkasiniran ko ito, sigurado ako, executive entrepreneur yun. O, di ba masaya? Okay, palakpakan muna natin. Okay, salamat sa mga kamay ng mga pumapalakpak. Okay, nag-i-enjoy ba kayo? Yes! Okay, so, yun yung ano, yun yung mga negative people natin tinatawag. Sabi ko nga sa inyo, ako man hindi ako nakakaligtas dyan, pero the moment na unti-unti ako natututo, unti-unti akong umati ng training at in-apply ko ito sa aking sarili, marami akong binago, guys. Kaya nung nagsimula akong binago yung aking mga ginagawa sa buhay, yung mga nakakaugalian ko dati, so doon nag-start. Sabi ko,
di pala kailangan natin maliitin yung ating sarili. Na, Keisho, hanggang dito lang tayo. So, negative yun. So, nung napalitan yun, sabi ko sa akin sarili, kahit ito lang yung natapos ko, gagawin ko to. Bakit? Nandiyan na ang Hill 12. Ganon din ba kayo? Yes, isang thumbs up dyan. Okay. Next, yung fear. Oh, maraming takot. Takot saan? Oh. Takot fail. Yung failure. Okay? So, takot na takot sila. Doon mag-fail. Kaya, sabi nung iba, hindi mo na ako, ano? Hindi mo na ako, nako. Ayan na naman. Ayan na nung negosyo na yan. So, hindi ako sasali dyan kasi baka wala, hindi yan para sa akin eh. Unang-una, mahihayin ako. Hindi talaga yan para sa akin. Takot sila mag-fail. So, alam nyo guys, yung failure ay hindi yan, ano, hindi yan kontra sa success. It's actually part of success. Sa mga successful people, maraming beses nila nag-failure. Mahirap mag-success ng isang tao na hindi dumaan sa failure. Tama ba? Kaya, yung failure na yan, huwag mong ihiwala yan. Kung nag-fail ka, pasalamat ka. I congratulate to you. Congrats kita dahil nag-failure ka sa mga nakaraang pinagdaanan mo. Why? Because you try. Binigyan mo yung iyong sarili, yung mga pangarap, binigyan mo ng chance na baka sakali. Pero dahil nag-fail ka, yung iba hindi na tumuloy. Pero ngayon, wag mong payagan na huminto ka doon. Bakit? Number one, ikaw hindi ka nag-success doon, pero yung experience mo nando doon. Yung natutunan mo nando doon. Tama ba? So, yun yung hindi na mawawala sa ating isipan. So, kung anong mga pagkakamali mo na hindi mo nagawa before, dito pwede mo nang gawin. Kasi guided ka na sa mga mentors natin, guided ka na sa mga nauuna sa atin, sa mga successful people dito sa Healthwith International Corporation, huwag ka nang humiwalay. Kumbaga nandiyan ka na sa ubal, huwag ka nang tumawid pa sa ibang game. So, dito lang tayo. Kaya, failure, huwag kang matakot. Hindi mo dapat kinakatakutan yan. Dahil, it's part of success. In fact, it is a mother of success. Yan. Failure number one, nag-fail ka. Huwag kang matakot. Try. Failure number two, failure number three. Then, pagdating ng health well. Naitama mo na lahat ang hindi mo nagawa before. Naitama mo na lahat, naikorek mo na lahat yung mga hindi mo nagawa before sa pinagdaanan mo. Kaya ka nag-fail. Okay? Nandiyan yung, sabi ko nga, nandiyan yung experience mo, nandiyan yung lesson mo, but then, ang inaantay, yung tamang opportunity, tamang produkto, tamang sistema, tamang tao na makakasama mo, makaka-business partner mo. Tama? So, failure is part of our success dito sa Healthwith International Corporation. Okay. Ano pa? Rejection. Okay, maraming takot dito, rejection. Pero alam nyo ba, kahit ikaw nga, aalokan ka ng produkto, nire-reject mo eh. Tama? Mayroon na, minsan pa nga, nakita mo yung tao, naglalako, nasa isip mo na, ay, aalokan lang ako nito. Minsan hindi mo maiwasang umilag eh. Inaalok ka, sir, ma'am, bili po kayo, kailangan nyo po ito, ganito, ganyan.
Oh. Ano sabi mo? Ay, tsaka na lang, hindi mo na. Nireject mo, di ba? Nireject mo yung tao. Pero tingnan mo, kung nakikita mo yung nagtitinda, humihinto ba siya? Hindi. Imagine nyo, ilang tao yung nagre-reject sa kanya. Pero huminto ba siya? No, hindi siya huminto. So, bagkos, nagtuloy-tuloy siya. So, rejection is also part of our success din. Oh. So, hindi yan ano, hindi yan, kumbaga hindi tayo makakaligtas dyan sa rejection na yan. So, kailangan matibay lang ang loob mo. Oh, as long na tama ang ginagawa mo, as long as na tama yung pagka-share mo ng ating produkto, napakaganda yan. Wala kang, kay sasali siya, kay hindi, bibili siya o hindi, isa lang yung masasabi ko sa'yo, panalo ka pa rin. Okay? Tama ba? O tamang-tama? Tamang-tama. Okay, so unti-unti, may mga natutunan at tayo, ano? So, rejection, huwag tayong matakot. Hindi natin dapat kinakatakutan yan. Failure, rejection, embrace mo yan. Para sa ganon, kailangan lang i-evaluate mo pagdating ng gabi. Bakit ba ako nire-reject sa tao na yun? Ano bang naikwento ko sa kanya? Ano bang nasabi ko sa kanya? Bakit niya ako nare-reject? Kailangan magkaroon tayo, ng evaluation pagdating ng gabi, pagdating sa bahay. Huwag din tayong banat ng banat. Nire-reject ka? Nare-reject ka ngayon? Pagdating sa bahay, bakit niya ako nire-reject? Pak. Itingnan mo, mayroon pala ako nasabi na hindi niya nagustuhan. Okay. So, hindi man siya sumali, pero ikaw natuto. Then, pero hindi doon nagtapos. Nireject ka man sa time na yon, minsan, some other time, balikan mo siya, kumustahin mo siya kung kaibigan mo ito. Okay? So, yan. Next! Okay. So, fear, tapos na tayo sa fear. Yung physical obstacle naman. Nako, number 2 na tayo. Physical obstacle. So ano ba? Ano ba yung mga physical obstacle na yan? Next, slides. Okay, kalimitan, nasasabi natin yung mga PWD, hindi makakakilos yan. Kasi sila yung mga person with disability. Pero alam nyo ba, mayroon tayong bagong version ngayon, tinatawag nila, hindi na pala, ang tawag dyan ay person with different ability. Hindi na pala yung person with disability ay disabled na yan. Hindi na yan nakakilos. So, person with different ability. They are not actually disabled, but differently able. Mayroon nga ako isang picture dito sana pero hindi natin naisama. Siguro kilala sa mga iba yon. So, si Nick Bujicic, ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Grabe yun, guys. Alam nyo, hindi ko maiwasan sa akin, hindi ko mapipigilan yung aking sarili nung tumingin ako sa mga video clip niya. Guys, walang kamay. Pero very successful person. Yan. Nag-i-encourage siya sa mga tao. At nagbibigay siya ng mga aral sa mga tao. So, grabe, successful siya. Imagine niyo, walang paa, walang kamay, pero marunong lumangoy. Tama? Ayan, walang paa, walang kamay, pero kumakain siya sa sarili niya. Imagine niyo, guys, paano nakakakilos yung taong ganon. Bakit? So, tapikin nyo yung sarili nyo. Kamay nyo, tapikin nyo. Yan. Yan. Tapikin nyo yung paa nyo. Yan. Kumpleto ba? Kumpleto? Yes. I'm sure, kumpleto naman. Pero,
bakit? Tama? Tatanong natin sa ating sarili. So ngayon, kaya natin napapag-usapan natin ngayon yung mga obstacle natin sa buhay. Bakit hindi ako magkakagalaw? Actually, sabi ni Stephen Hawking, siya yung founder ng Center for Theoretical Cosmology sa Cambridge University. Oh, during ito sa World Economic Forum, anong sabi niya? Disability need not be an obstacle to success. Okay? So, matindi ito, guys. Kaya, yung mga disabled, huwag nating maliitin yon. Kasi, meron niya differently able sila. So, nagdidepende yan. Ngayon, guys, mas lamang tayo. Mas lamang tayo. Bakit? Kumpleto ang mga kamay natin. Kumpleto ang mga paa natin. O, dagdag ko pa. Even yung mga blind. O, yung mga hindi nakakakita. Nadaan ba kayo sa mga mall? Sa mga entrance ng mall? Nagmamasahe? Meron. Tama, di ba? Nagmamasahe. Mayroong mabilis nagigitara. Magagaling kumanta. Ayan. Mayroon yan. Yung mga deaf. Yung mga hindi nakakapagsalita. Pero, grabe yan pag nag-English. Sa nila, sa sign language nila. Matindi yan. Mayroon kami mga ka-churchmate na nagsa-sign language nila. Ang bibilis. Pero may mga hawak silang cellphone. Pagka tinitext ko, kasi isa sa aming inaanak sa kasal, ay deep siya. Hindi siya nakapagsalita. Pero pag nag-reply sa akin, puro English. Tinatagalog ko siya, pero pag nag-reply sa akin, English. Ayan. Subalit, hindi naman ganun ako kagaling mag-English, meron naman ako interpreter. Saan pa kayo dyan? Okay? So dito lang po yan sa HealthWeb. Okay, palakpakan muna natin ang Health International Corporation. Ayan. Okay, next! Next tayo. Emotional. Yan, guys. Tingnan natin ating sarili. Mayroon pa bang mga dyan? Mga emotional dyan? Kumusta? Sensitivity. Para sabihin ko sa'yo, pag emotional ka masyado sa negosyong ito, hindi ka talaga mag-success. Mahirapan ka mag-success. Bakit? Kasi tayo yung lumalapit sa ating mga kaibigan. Yung pagka-emotional ka, isa na dito yung sensitivity. Pagka sensitive ka masyado, ay mahirapan ka talaga sa ating negosyo. Bakit? Kasi iba, kakaiba dito. Kailangan dito magiging top ka dito. Hindi siya basta-basta rin pagka ginawa mo itong ating negosyo. So, marami tayong maririnig na baka hindi natin magugustuhan kung tayo ay sensitive. So, hindi. Posibleng hindi ka magtuloy. Sensitive means, sabi dito, meaning the capacity of being easily hurt. Madali ka lang masaktan. Oo. Mahe-hurt ka. Kunting marinig mo lang, nasasaktan ka na. So, iwasan natin yon. Pag-aralan natin, paano natin ma-overcome yon, yung pagka-sensitive natin. Okay? So, marami dito. Emotional. Ito yung tinatawag natin na yung pag masyado kang emotional. Ito yung tinatawag na self-inflicting pain. Ito yung mga baggages na dinadala natin. Ito yung kumbaga nagkakamali tayo sa mga unang aksyon natin. In short, tinatawag nitong parang
minsan tinatawag natin ay karma. Karma yan, hindi na ako makakagalaw ngayon dahil may mga pagkakamali ako or consequences, maring ganon. So, maraming tao na hindi sila nakaka-overcome sa mga pagkakamali nila before. Nagiging emotional sila masyado. Yan. So, maraming tao na hindi nila ma-overcome yung mga pagkakamali nila kaya hindi sila nakakagalaw ng tama na ngayon. Samantalang nandito na yung tamang opportunity, tamang kumpanya na para sa atin. Okay? So, iwasan natin yon. Anong gagawin natin? Move on. Sabihin nyo sa inyong sarili. Move forward. Then, move on. Banggitin nyo talaga, isa pa. Move forward. Move on. Okay, napifeel nyo ba? Dapat yung merong ano, merong talagang taos-puso mong binanggit. Tumatama, tumatagos sa inyong puso pagkasabi nyo. Okay? So, sabihin nyo, sensitive, break na tayo. Ayan. Banggitin nyo palagi, sensitive, break na tayo. Okay? Next! Vulnerable. Vulnerable, ang meaning niyan, capable of being physically or emotionally wounded. Hindi ka rin makakagalaw kasi related pa rin siya doon sa emotion mo. Huwag mong hayaan na kontrolin ka sa iyong emosyon. Bagkos, pag-aralan mo, paano mo madala. Dapat ikaw yung mag-control sa iyong emosyon. The moment na nandito ka na, nakatungtong ka na sa Health Wealth International Corporation, wala nang panahon or wala nang lugar ang pagiging emotional mo sa iyong sarili. Okay? So, trabahuin mo naman ang part mo para matupad mo yung iyong mga pangarap kasama ang iyong pamilya. Okay, next! Objective over subjective mindset. Ayan. So, ano ba yung objective? Ayan. So, objective over subjective mindset. So, ito yung ang subjective based on ano? Ayan. Based on feelings. O yung objective, ito yung ano eh, ito yung positibo na hindi ka basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Yan. Objective means positive ito, hindi ka basta-basta yan, nasabihan ka lang ng sinabi lang sa ibang kakilala mo ay ganyan. So, hindi ka basta-basta naniniwala. Yun yung objective. Hindi ka basta-basta nagpapa-impluensya sa mga kaibigan mo kung sabi-sabi lang. Ito yung mga tao na pag mayroong sinasabi yung ibang tao sa'yo or sinasabi yung ibang tao sa sitwasyon, ito yung mga tao na tinitingnan nila yung ano ba talaga ang totoo. Hindi ka basta sinasabi lang, ay, wala yan. Ay, oo nga, sige na. Kaya pala. Ito yung mga tao na hindi basta-basta sumasang-ayon sa mga sitwasyon. Basta sinasabi ng ibang tao, kumbaga, hindi ka basta-basta nagpa-influensya. Ito yung mga objective person. Subjective mindset, ito naman yung mga tao na nasabihan lang based doon sa emotional ng ibang tao, emosyon ng ibang tao, nasabihan lang at yan, sumunod naman sila. Yan, based on feelings, opinions, and judgment on other person, sumasang-ayon naman sila agad. Okay? Hindi na nila inaalam. O sinabi nila,
alam ko yung negosyo na yan. Mayroon nakapagsabi na hindi daw maganda. Oo. Ngayon, ikaw naman, ay ganun ba? So, hindi mo na inaalam. Hindi mo na inaalam ano ba talaga ang sitwasyon. Tama? So, yan. So, yan yung ano, yan yung kagandahan. Huwag kang ano, huwag mong ilagay yung iyong sarili sa subjective. Bakit? Dahil nakasalalay dito ang iyong mga pangarap. Oo. Kung ngayon, ano ang iyong desisyon, dapat hindi desisyon ng ibang tao. Base dapat doon kung ano ang inyong mga kung ano ang inyong naunawaan dito sa negosyong ito. Oh, lalo na ngayon. Marami ngayong mga sitwasyon. Maraming mga sabi-sabi. Oh. Ay, ito na yung gagawin natin. Oh, mas madali ito. Guys, kung magpapadala kayo dahil sa sabi-sabi lang na-influensyahan kayo sa ibang tao, nako, makukumpirmiso ang inyong mga pangarap sa buhay dito. Okay? So anong dapat? Be objective people. Be objective person. Mindset. Oh, yun yung gagawin natin. Kung ano ang tama, yun ang gagawin natin. Okay? Sabi ko nga, well-guided na tayo sa ating mga mentors, sa ating mga trainers, sa ating mga uplines, at sa nagpapatakbo ng ating kumpanya. So, kailangan baguhin mo ang iyong mindset. Kung sa ngayon, sa kasalukuyang, nasa subjective ka pa rin, madali kang ma-influensyahan sa mga negative people, sa mga sabi-sabi lang, well, may chance pa na pwede mong baguhin. Be a objective person. Okay? Next. Okay, dito tayo sa environmental. So nasa number 4 na tayo. So anong nakapaloob nito? Yung physical environment. Hindi ka makakagalaw, umulan. Ayan. Umulan ng konti, hindi ka makakagalaw. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi ako makakapunta diyan. Nako, ang strikto sa ano namin, sa entrance ng aming gate. Strikto yung barangay namin. Nako, sa bayan namin, very strict. Oh, daming hinahanap. So hindi ka makakagalaw. Bakit? Mayroong COVID. Oh. Saan yung nakapaloob? Physical environment. Kaya ngayon, maraming hindi nakakagalaw because of the environment sa sitwasyon, pero marami ring gumagalaw. Tama? Kung napapansin ninyo, kung titingin lang kayo sa Facebook, nako, ang daming malalakas buminta sa panahon ngayon. Ang dami ring wala ng binta. Bakit? Nakadepende sila doon sa sitwasyon, doon sa panahon. Physical environment. Now guys, mayroon pa tayong chance. Pwede nating gawin. Pwede nating gawin na halimbawa, sabi ko nga sa mga grupo ko, kinakausap ko sila, wala na tayong magawa sa sitwasyon eh. So i-adapt natin, i-comply natin kung anong kailangan ng ating mga guidelines ng government. So, kailangan nila ng permit to travel, kumuha tayo. Correct? So, hindi naman yung authority to travel ang lalapit sa'yo. So, sinong dapat lumapit? Tayo mismo. Oo. Nung nasubukan ko yan, nako, talagang maya-maya, mayroon akong transaksyon. At kahit nasa bahay ka, kagaya nito, yung Zoom meeting natin, invite. So kailangan mo lang masterin yung pag-i-invite, how to invite with Zoom meeting natin sa sistema. Kasi ito na yung ina-adapt natin na system eh. O hindi ka nakakalabas sa bahay nyo,
di magpakabit ka ng ano, magpakabit ka ng magpaload ka. Very simple. Simple. Magpaload ka. Bakit? Sa halagang 100 o 50 pesos, makakapanood ka ng Zoom. Makakapag-invite ka na. Oh. Eh, paano kung nagsasalihan yung na-invite mo? Tama? Sa halagang 50 na in-invite mo lang sila sa Zoom. Oh. Okay? So, alam nyo, may nabasa nga ako, wala dito sa ano eh. May nabasa nga ako nakita ako sa ano, sa FB, nabasa ko. So ang crisis, dalawa ang meaning sa Chinese. Pag crisis sa kanila, mayroong ibig sabihin niyan. Number one, pwedeng danger. Number two, opportunity. So nagdidepende yan sa'yo, sa pananaw mo. Crisis. Naku, delikado ako. Pero tingnan mo yung iba. Crisis. Bakit dumami yung bumuhos yung binta nila? Because ang tinitingnan nila ay opportunity. Tama ba o tamang-tama? Look at this. Tingnan mo yung mga Chinese. Anong tingin nila sa crisis? Opportunity. Kaya sino yung mga gumagawa ng face mask, face shield, PPE natin, mga sinusuot ng ating mga kababayan? Kalimitan ng supplier natin, Chinese. Sila, pagdating ng crisis, iniisip nila anong pwede sa tao. So sila, gawa. Tayo naman, dahil nakita natin, mga Pilipino, nakita natin, naku, delikado tayo. Pag na-expose tayo dyan, delikado tayo. So anong tingin natin? Danger. So, ang action na pinapakita natin, bili. Sila, gawa. Tayo, bili. Tama ba o tama-tama? Yan. Na-experience nyo ba? Yes. Ang tao, kahit walang pira, naku, bili ka ng face shield, bili ka ng face mask. Kasi delikado tayo, prone tayo sa COVID. Okay? So, nakuha nyo? Yan, very simple. So, physical environment. So, ang tinuturo ko po dito, tayo po, may kakayanan tayong gumawa, may kakayanan tayong mag-isip, ano ang pwede natin gawin sa ating paligid. Okay? So, look at this. Tingnan natin yung mga kaibigan natin, paano sila gumalaw. Paano sila makisama? Paano ang response na ginagawa nila sa panahon na ito? Yan, yun yung gayahin natin. Okay. So nandiyan ka lang sa bahay palagi, i-adapt mo yung Zoom meeting natin. Kasi kung talagang hindi ka makakaiwas, hindi ka makakalabas sa bahay, lalo na sa mga nanay na nasa bahay, congratulations, mayroon na po tayong Zoom. Attend kayo at mag-invite kayo. At hindi lang doon, very important, mag-follow up din kayo. Follow up. Okay? So, part ng environmental, circle of people. Hindi ka makakagalaw because puro negative yung mga nasa paligid mo. So, lumabas ka sa iyong lungga kung saan ka hindi ka makakagalaw, lumabas ka muna. Sa iyong paligid, kung hindi ka makakabinta ngayon doon, hindi ka makapagpasali doon because kilalang-kilala ka na nila or over familiar with them, so pumunta ka sa ibang kaibigan. Ganun lang po yun. Huwag niyong ipilit yung ayaw. Huwag niyong ipilit sa kababayan ninyo, sa lugar ninyo, na kung hindi sila sasali sa iyo. Mayroong panahon. Mayroong panahon diyan. Pwede mo silang balikan. But huwag mo silang kalimutan. Bagkos ikaw
tuloy-tuloy ka lang. Mas marami ang hindi mo kakilala kaysa mga kakilala. Okay? Tama ba? Next! Yan. Next! Okay. Yung attitudinal. Yung attitude. Guys, alam nyo, kahit ano ang natapos mo, kahit gaano ka kagaling dito sa ating negosyo, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-potential, at yung attitude mo, bagsak naman dito. Baliwala din. Hindi lang ano. Halimbawa, talagang masipag ka. Talagang yung sipag mo nandoon. Magaling mo. Magaling ka pag nag-explain ka sa product natin, pag nag-share ka sa negosyo natin, galing. Walang masasabi yung tao. Pero maraming sumali. Yes, maraming sumali. Pero saan ka bumagsak? Kung bumagsak ka sa attitude, wala din. Oh, useless din. Hindi rin ganun kadiretso ang iyong landas, di ang iyong journey towards to success. Kaya magkasama yan. Ayan. Kung ilalagay mo yung ABCD E hanggang Z doon sa hard work, ibig sabihin, talagang nagsisikap ka, nagsisipag ka. So, lumalabas, kung H is equals to 8, A is equivalent to 1, ito total mo yan hanggang K is equals 11, is equals 98. And knowledge, yung alam, yung galing mo. Ayan. Knowledge, K is equals to 11, and hanggang E is equals to 5, is equals to, all in all, 98%. So hard work is 98%, and knowledge is only 96%. But look at this, guys. Attitude. A, 1, hanggang E, 5. Ito total mo yan. That is 100%. So kita nyo? So very important, attitude. So my hard work, my knowledge, hard work na papag-aralan, knowledge na tututunan, na papag-aralan, yan. So, iayos natin yung attitude na lang. Correct? Okay. So, next. Attitude. Kailangan 100%. Okay. Dito na tayo. Sa financial. Ilan pa sa inyo ang pagka-financial ang pag-usapan, hindi na makakagalaw? Hindi na sila makakagalaw. Ay, Zoom na yan? Naku, kailangan ko pa palang mag-load. Hindi yun eh. Guys, hindi yun. Yung load mo, hindi yun ang issue. Tools lang po yun. Tools lang yun para for you to connect to your invite. Alam nyo, tayo nga, nag-effort ngayong company. Halos araw-araw, nagpaparapol tayo ng load. Para ma-open lang kayo, na load lang pala ang kailangan, ang tools ko, para makakunik na ako sa ibang tao. Makakunik na ako sa ating mga invites. Anong kailangan? Halagang 50 pesos, 100 pesos, makakakunik ka na. Ayan. So, mas maganda kung nag-plan ka. Kasi magkano lang naman yon. Tanong ko sa inyo, magkano ba ang halaga ng iyong pangarap? Double check nyo. I-check nyo. Mamaya, after training, double check mo. Ito yung pangarap ko. Gusto kong magkabuhay, magkabahay. Gusto kong umunlad ang aking buhay. Gusto kong magkabahay, magandang bahay. Gusto kong magkasasakyan, magandang sasakyan. Gusto kong makapag-travel kasama ang aking pamilya, kasama ang aking mahal sa buhay. And yet, sa pagluload, ayaw mong harapin, ayaw mong gawan ng paraan. So, malabo na yon.
Tama ba? Yes. Tamang-tama po yan. So, yung pera, nandyan lang yan. Hindi yan lumalapit sa atin kung wala tayong aksyon. Ang lalapit dyan, tayo mismo. O, sabihin nyo sa iyong sarili, ako ang gagawa ng paraan ngayon. Sabihin nyo, with conviction, sabihin nyo, ako ang gagawa ng paraan ngayon. Hindi yung ibang tao, hindi yung kaibigan ko, hindi yung ibang kakilala ko. Bagkus ako. Walang ibang tao na gagawa ng paraan dito kundi tayo. Correct? Yes. Nauna tayo. Then, financial. Okay. Financial. Sabi nga dito, the love of money is the root of all evil. Mababasa natin yan sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. So, para sabihin ko naman sa inyo na the lack of money is the root of evil. Bakit? Wala kang pera. Wala kang pera. Oh, nabalitaan niyo yung balita dito sa somewhere sa Baguio ng mga nakakaraang buwan. May hinold up na I think pawn shop, hinold up siya. At ang masama doon, tinuluyan niya yung dealer. Oo, tinuluyan nung hold upper. Tinuluyan. So, ilang taon yung dealer? Batang-bata pa. Wala pang 20 years old yata. O mga 22, something like that. Patay. Then after 2 weeks, nahuli yung hold upper. Anong sabi niya? Bakit mo nagawa yon? Kasi nasa malubhang kalagayan yung ano niya, yung wife niya. Nasa malubhang kalagayan, kailangan maopirahan. So, bakit niya nagawa yon? Bakit? Dahil walang pira. See? Oh. So, the lack of money, good thing, it's also, the lack of money is the root of evil. Oh, pwede yung is also pwede makakagawa ka ng hindi maganda dahil wala kang pera. Guys, para sabihin kong sa inyo, sa ating ngayon, sa ating mga viewers, guys, may chance pa tayo. Malaki pa ang chance-chan natin. Oh. Sabi nga dito, the love of money is the root of all evil. So, huwag nating mahalin ang pera. Bagkos, gamitin natin ang pera sa tama. Huwag natin siyang mahalin, huwag natin siyang sambahin. Yan yung tinutukoy dito sa Bible. The love of money. Ang pera, nandyan lang yan. Pagka gumawa ka ng paraan, pagka nagsikap ka, nagsipag ka, dito sa Health Wealth International Corporation, susuklian ka more than pa doon sa ini-expect mo. Yes? Tama? Correct? Susuklian ka po. Pangarapin mo lang, tumbasan mo lang, pero pag nagkapira ka, huwag mong mahalin yung pira mo. Gamitin mo doon sa iyong mga pangarap, kung anong mga ninanais mo sa buhay. Correct? O tamang-tama. Okay, so I hope wala na tayong problema doon sa financial. I hope tayo mismo gagawa ng hakbang para makahanap tayo ng paraan paano tayo makakakonek, paano tayo makaka-respond, makakagalaw, makakapag-market kahit sa ganitong sitwasyon. Okay, tama o tamang-tama? Next, o itong sabi dito, ito yung pinakamayaman sa buong mundo, I think, si Bill Gates. Yan, anong sabi niya? If you were born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Ano ibig niya sabihin? Kung pinanganak tayo na mahirap, hindi yan pagkakamali mo.
Bakit? Bakit kaya? Because ang daming opportunity na dumaan o pwedeng dadaan sa atin, maraming opportunity na kailangan huwag nating pakawalan. Kailangan nating pagsikapan paano tayo makakasabay sa mga opportunity. Paano tayo makakagalaw, paano tayo makakasabay sa mga kasama natin at maiahon yung mahal natin sa buhay. But kung wala kang aksyon na gagawin, lalo na sa panahon na ito, wala kang aksyon na gagawin, nag-antay ka lang. Kailan kaya matatapos ito? Nobody knows. Walang makapagsabi sa atin kung kailan matatapos ito. So, anong dapat natin gawin? Gawa ka ng paraan. So, sabi dito, but if you die poor, it's your mistake. Pagkakamali mo na. Maaring wala kang ginawang action, wala kang ginawang paraan para sa iyong mga pangarap. Para sa ka, iuunlad ng iyong pamilya. Okay, next. Maglapit na tayo. Next. Yan. Sa spiritual. Spiritual. In praying, yan, tayo, lahat tayo, I'm sure, nanalangin tayong lahat. In praying and asking God's motives are very important to Him. Most of the time, we do not receive our prayers. Why? Because our motives are not aligned to His will. Diba? Maaring nagpipray tayo, pero ang motibo natin, hindi pala naka-align sa kaluwalhatian ng Panginoon. Maaring gusto lang natin, ay gusto kong yumamin. Ay gusto kong yumaman. Bakit? Papasikat ako sa lugar namin. Anong motibo mo? So, hindi na ayon. Hindi yan naka-align doon sa motibo ng Panginoon na gusto niya na bilang successful ka. Pero hindi lang yun ang papagawa niya sa'yo. Gusto niya mag-success ka dito to inspire to other people. Maging example ka sa ibang tao. Maging mabuting ama ka sa mga downlines mo. Maging mabuting ina ka sa mga kasama mo sa negosyo na ito. Remember, God sees motives. Hindi lang motibo natin yung gusto nating tuparin. Lahat ng motibo natin, ang Panginoon nakatingin din sa motibo natin. Kung naka-align ba tayo. Baka mamaya, yung motibo natin, pagdating sa dulo, ikakapahamak pala natin. Okay? Correct ba? So, dapat balansihin natin kasama ang spiritual battle, ang spiritual living natin. Okay. Next. Very simple. You ask and do not receive because you ask with wrong motives so that you may spend it on your pleasure. O sabi dito, para lang sa iyong pleasure lang pala. So sabi dito, yan, sa James chapter 4 verse 3, you ask and do not receive because you ask with wrong motives. So that you may spend it on your pleasure. So, kailangan nating bantayan. Baka yung motibo natin, para lang pala sa ating mga sarili. So yung simple motive na gusto mong tumulong sa iba, naahon na yung sarili mo, naahon na yung buhay mo, it's about time na magpakita ka naman ng sample doon sa ibang mga tao pa na kailangan din mabago yung buhay nila dito. Magandang sample. Magandang ama, magandang ina, magandang ate, magandang business partner. Next! Okay, with all this obstacle, I have discussed to you guys how
do you see it? It's difficulty, it becomes to excuses, or it's opportunity becomes a solution. Nasa sa inyo yan. Mental obstacle, physical obstacle, emotional obstacle, attitudinal or attitude, and financial obstacle, is spiritual obstacle. Ano sa tingin nyo? I hope na nabasa nyo na, naunawaan nyo, nakita nyo na, and give a chance to yourself to change. So, tingnan nyo, difficulty become excuses or opportunity. Ah, opportunity ito becomes a solution. So, kailangan mong maintindihan for you to evaluate pagdating ng time. Evaluate. Oh, yung natutunan nyo, kailangan nyong evaluate. Yung sarili nyo, evaluate nyo ito for you to good action. Oh, ang mangyayari. Okay? Right ba? Okay ba tayo dyan? Next. So, ang next nito ay yan. So, sa tao, mayroong sinasabi dito, two kinds of people in the world. Yan. There is two kinds of people in the world, which is yung sinasabi nating pessimistic and optimistic. Ayan. Ano ba yung pessimistic na yan? Yan yung mga tao na negative thinker. Yan yung mga tao na kahit ang ganda ng sitwasyon, kahit ang ganda ng takbo ng buhay, and yet, may nakikita pa rin nilang something na negative. Say, hindi maganda yan. Kasi ganito, ganyan. Oo. Nasa kalagitnaan ng ganda ng buhay yun, ha? Or, pinakasimple, kahit gaano kaganda ang opportunity na pinapakita mo sa kanya, and yet, mayroon pa rin siyang masasabi na kung ano-ano. Na-experience na yon, or may mga nasalubong na kayo ng mga tao na ganito, or maaaring kayo mismo nasa pessimistic kayo. Guys, just give up. Ako na yung magsasabi, give up mo. Kung nasa pessimistic ka ngayon, evaluate yourself. Kasi walang magandang mapupuntahan yan. Or mabagal ang proseso sa inyong buhay. Mabagal ang iyong journey. Bakit? Hindi mo na natatakpan na ng ano eh. Natatakpan na ng yung magandang opportunity, natatakpan na ng hindi magandang pananaw mo. So yun yung mga pessimistic. Kahit sa kalagitnaan ng kagandahan ng sitwasyon, and yet may makikita pa rin siyang hindi maganda. May masasabi pa rin siya. Yun, ano naman yung isa? Yung isa naman ay yun yung optimistic. Ano naman yung optimistic? Yan yung mga positive thinker. Yan yung mga nag-iisip ng maganda. Yan yung mga nag-iisip ng positive. Even in times of pandemic, even in times of difficulties, even in times of crisis, ano nakikita nila? Positive. Ano nakikita nila? Magandang opportunity. Maraming kailangan ng mga tao? Opportunity. Anong kailangan sa pandemic na ito? Yung pandemyang ito? Basic na basic. Ang kailangan nito, you need or we need to malakas yung pangangatawa natin. Healthy. Prevention ang kailangan natin. So, anong pasok? Pasok yung produkto natin.
yung napaka-effective at magagandang powerful detoxification product natin. Ano-ano yun? Tropical, green barley tropical, at yung ating fruit punch, dragon fruit, light and fit, glow barley light and fit, and ating glow barley products. Okay? Napakaganda. Kaya nga tinatawag itong complete nutrition and detox program natin. Oo. Kaya nandito na lahat yan. Kaya ang mga optimistic, ayos. Oo, okay to. Mag-share ako ng mag-share ng ating produkto because ito ang kailangan ng mga tao ngayon. Okay, guys! Kung ikaw ay nasa pessimistic, huwag muna. Let go muna yon. Give up muna yon. Sabihin nyo sa iyong sarili, pessimistic. Again, break na tayo. Okay? So, optimistic tayo. Tawid tayo sa kabila. Be optimistic. Be positive. Next. Ayan. What if? Okay? What if your obstacles are not a roadblocks, but a stepping stone? O, kita nyo? Ayan. Sa mga positive thinking, sasabihin nila, yung obstacle na to, yung crisis na to, dito ako natututo. Oh. Dito ako lalong tumatatag. Oh. Kaya yung mga obstacle natin, pag-aralan natin. Oh. Kasi doon tayo natututo. Huwag tayong padadala. Nandiyan yung obstacle mo. Ay, hindi ka na makakagalaw. Gumalaw ka. Obstacle lang yan. Pagdating sa kabilang side, you are free for your journey towards to your success. Tama ba? So, what if? Sabihin nyo sa inyong sarili, what if itong obstacle na to, dito ako natututo, dito ako tumatag. Yan. Okay, next. Malapit na tayo. Sabi dito, sa Proverbs, sa Book of Proverbs 22, verse 8, sa King James Version. Alam nyo ba, version? Sabi dito ng Lord, the rich and poor meet together. The Lord is maker of them all. Anong ibig sabihin? So, ibig sabihin niya, ang mayaman at ang mahirap, pareho lang yan ginawa ng Panginoon. Kaya kung literally intindihin mo siya, mahirap ka ngayon, parang unfair sa Lord. Oo, bakit ako hindi ako ginawang mayaman? Bakit sila, mayaman sila? Oo, guys, mayroon niyang kasunod. Huwag ka mag-alala, may kasunod yan. Next slide, please. Sabi dito sa Proverbs 29, verse 13, the poor man and the oppressor have this in common. O, tingnan nyo. The Lord gives sight to the eyes of both. Ayun naman pala. Oh. Yung mga mahihirap at yung oppressor, in other words, yun yung mga powerful, yun yung mga mayayaman, oppressor. The poor man and the oppressor have this in common. The Lord gives sight to the eyes of both. Ibig sabihin, pantay sila. Pantay tayo binigyan ng Panginoon ng sight, yung pananaw. So, kumpleto ang binigay sa atin ng Panginoon, hindi kulang. So, nagkatalo lang yon sa action. Oo, yung pananaw ng binigay sa atin ng Lord, hindi natin sinasamantala na yung mga perspective na binigay sa atin ng Panginoon, hindi natin sinasamantala ang mga pagkakataon na nabigyan tayo ng chance, opportunity na yumaman tayo. Diba? Lahat naman yan. From the start. Oh, lahat yan. Wala namang
pinapanganak na mayaman na siya agad. Oh, puwera na lang ngayon sa mga generation ngayon. Mayroon ng mga mayayaman talaga. Pero yung mga ninuno niyan before. Simulan natin. Doon niya nag-start. Kasi parang genealogy lang tayo ngayon. Correct? Pero huwag kayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala, guys. Lahat tayo, nandyan pa rin yung perspective natin. Kaya nga nasabi yon ni Bill Gates dati, kung sa ngayon, pinapanganak ka naman na mahirap, huwag ka mag-alala. Mayroon tayong health wealth na sasandalan. Mayroon tayong Health Wealth International Corporation na negosyo na ito yung binigay natin ng Panginoon. Claim it! I-claim natin na ito yung sasakyan natin towards your success. Yan. Okay? Next slides. Okay, perspective. Yan. Mayroon nagsasabi na ito ay half-full. Mayroon namang nagsasabi na ito ay half empty. Oh. So, perspective 'yan ang usapin na 'yan. Mayroon nagsasabi, "Ay, kalahati lang." Oh, mayroon namang nagsasabi, "Buti na lang may kalahati. At least may kalahati." Oh, for example ito. Sinasabi mo, binigyan ka ng tubig. Bakit kalahati lang yan? Pambihira naman. Oh, perspective. Ang nakita mo, negative. Oh. Pero tingnan mo yung nakita niya positive. Yes, at least may kalahati. Woo! Thank you, ha? Ayan, nakita niyo? Isa lang yan. Doon lang nagkaiba yan sa pananaw, sa perspective ng tao. Kaya iba ang action na ginagawa. Tama? So, be positive. Mayroon na tayong magandang negosyo. Positive, positive, positive. Be with successful people in health wealth. Okay? So yan, next slide. Okay, ito, madali ito. Yan. So, pananaw pa rin ito. Mayroon nagsasabi na yung number na yan, yung kabilang side, sinasabi niya, number 6. Yung kabilang side naman, number 9. Tama? So, ibig sabihin, 6, pero 6 plus 3, mayroon naman nagsasabi, 6 plus 3 equals 9. Or, 5 plus 4 equals 9 din. Ibig sabihin, the way you do things is not always the way to do them. Respect other people's way of thinking. Okay, tama? Ngayon, sa perspective naman, pareho sila tama, number 6, number 9, and yet, nagtatalo sila. Hindi! 9 ito. Sabi naman ng isa, hindi! Number 6 ito. Pareho lang po yun. Binigyan tayo ng perspective. Okay? So, next. Next slide. Kaya kailangan natin irespeto ang mga kasama natin. Kailangan nating respect, respect, respect. Next. Ayan. So anong kasunod? Okay. So next, ngayon, ito naman, dito sa Health Well. Guys, pag-usapan natin naman, pakita ko sa inyo bakit ganun ako ka-excited, ganun ako ka-eager magsasalita sa inyo ngayon. Because gusto kong ibahagi sa inyo ano ang pwedeng maabot dito sa Health Well. Sinabi ko nga kanina, na maraming bagay na hindi madali. Yung mga pangarap natin, hindi madali. Pero, kayang-kaya. Sabi ko nga dito, imposible. Maraming imposible, pero naging posible.
Why? Because nandito na yung Hillwell. O, kita nyo, pakita ko sa inyo. Nung nag-start ako, anong ginawa ko? Bilang part-time. So, una, nag-acquire ako ng motor, brand new. Ginawa ko siyang part-time eh. So, para mabilis ako makapunta doon sa pupuntahan ko kasi very limited lang yung time. So, anong action na ginagawa ko? Ako yung gumawa ng action para sa negosyo ko, para makakagalaw ako. Next, 2000, yan. After 1 year na ginawa ko siyang full-time, guys, brand new Montero Sport. Nanggigigil ako niyan. Grabe. Grabe talaga. Nung naintindihan ko yung Hillwell, nung nakapag-attend ako ng mga trainings, talagang gigil na gigil ako gagawin ng negosyo. Kaya nag-decide ako na kahit wala akong ipon, nag-decide ako na mag-resign. At ginawa ko ng tutong-tuloy yung Hillwell. And after 1 year, brand new Montero Sport. Palakpakan naman natin. Palakpak natin yung ating mga kamay. Yan. Then, yan po. Ngayon, brand new 2016, mayroon po akong brand new na Ford Everest. Yan po yung sasakyan ko ngayon. At actually, mayroon akong isa dahil nga pandemic. Sabi ko, kailangan kong magdagdag ng isa. So mayroon akong pang hataw siya, mabilisan, maliit na kotse. Hindi ko pa lang nai-upload. Oh, ganda. Sabi ko, excited ako. Oh. So, hindi ko pa siya nai-upload pero later siguro. Ayan. So, dito po, nagkakaroon ako ng tatlong sasakyan. Dito lang po yan sa Hillwell. Kung anong mayroon kami sa Hillwell, ngayon, lahat po yan dahil sa Hillwell. Next slide. Ayan. Hindi lang yan. Ayan, nagkaroon pa ako ng piggery. Yan naman ay pangarap ng tatay ko. Binigyan ko siya sa probinsya kasi gustong-gusto niya. Next slide. Yan. Gustong-gusto niya yan. Kaya sabi ko guys, hindi naman ito sa pilitan, pero pagdating ng araw na kayo ay nag-income dito sa Hillwell, kung kayo ay mayroon nang narating dito sa Hillwell, tingnan nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Maaaring yung nagpapalaki sa inyo. Ito yung time na pwede naman kayong pumawi. Yan. So, yun, nagkaroon ako ng fish pan noong 2013. 8 hectares po yun sa fish pan sa Bohol. Kaya, grabe, napaka-excited. Sa nung nag-start kami, sa totoo lang, pera din yung problema, financial din, pero pinangutangan namin. Maka-avail lang kami nung starter na package. Pero ngayon, huwag na kayo doon sa starter. Oh, dapat mag-limit kayo doon sa entrepreneur package. Oh, kasi tiyak, magkaiba po ang resulta noon. Ako, na-experience ko yung starter, kaya medyo mabagal pa yung usad ko eh. Mabagal yung usad ko, nababagalan ako. Mayroon naman palang, pwede naman pala natin gawin yung entrepreneur package. At kung kaya mo, executive entrepreneur package kung talagang nagmamadali ka. At talagang pupukusan mo siya. Itodo-todo mo na yung galaw mo. Ang pwede sa'yo, executive entrepreneur. Next slide. Yan. Yan yung center natin sa Baguio. At sabi ko nga, yung may mga malalapit dito sa Baguio, papuntahin nyo na po. Patronize natin yung mga centers. Kahit saang lugar man tayo, sa Laguna, Batangas, yung mga namamayagpag natin na centers, Cavite, ganda ng center dyan, sa Butuan, sa Cagayan de Oro City, mayroon tayong Iloilo na namamayagpag din yan. Iloilo, Cebu, sa Bohol, sa Liti, sa Bacolod, alam ko mayroon tayong coming sa Bacolod or wala pa akong update kung saan ang lugar doon, pero papatronize po natin lahat yan. Oo, kasi kung saan mapadali po yung paggalaw natin, proseso natin sa ating negosyo. Sa Laguna, nabanggit ko na, yun po, lapitan po natin na ating mga centers. Kasi
handang-handa po yan, nakaready po yan para mag-serve sa ating lahat. You're in good hands sa ating mga sisters. Yan po, next slide. Yan. If you change the way you look at things, the things you look at will change. Yan. Pagtitingnan mo siya, baguhin mo yung tingin mo doon sa bagay na yan, the things you look at will change. Magbago siya. Kung sa picture, nakikita nyo yung picture, pag alisin nyo po yung lente, ang nakikita mo, parang may ulap na malabo. Pero, pag nilagyan mo siya ng lente, iba na ang lumabas. Ang ganda pala ng ang ganda pala ng ilog at saka bundok. Di ba, nakita nyo? If you change the way you look at things, the things you look at will change. Next slide. Next slide, please. Next. Yan. So, ang masasabi ko dito, yan, bago ako na magtapos, the best view comes after the hardest climb. Guys, kung ikaw man ngayon ay talagang taos-puso yung pag-aaral mo sa Zoom meeting natin, kung marami kang natututunan, i-keep mo to ito. I-keep mo ito, huwag mo nang pakawalan ang opportunity na kung anong mayroon ka ngayon. Because ito yung magdadala sa'yo towards sa iyong journey papunta sa iyong tagumpay. I tell you this. Nasa right opportunity ka na, nasa right company ka na, nasa mga tamang tao ka pa. So, huwag mo nang pakawalan ito bagkos sama-sama tayo nagagawin ang ating negosyo. Okay? So, shout out sa ating mga viewers dyan sa unang-una sa Malaysia. Talagang mayroon tayong magandang opportunity. Nangkikigil ako. Grabe ang binigay ng Lord sa ating mga kababayan dyan sa Malaysia. At hindi lang yan. Mayroon ng mga susunod dyan. Uusok yan, guys. Ano pa? Sa Liti, sa Bohol, sa mga kababayan natin dyan sa Cebu at mga kapwa dealer, leaders natin sa Iloilo, sa Butuan, sa Cagayan de Oro City at sa Kamaynilaan. Sa Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan. Nako, napapayagpag din yung service center natin sa Bulacan. Hindi ko napapanggit kanina. Ang Bulacan natin, guys, nako, grupo ng mga kabataan dito sa mga millionaires. Kaya kung mayroon kayong mga kakilala sa mga kabataan, isasali na natin dyan sa mga millennials, mga millionaires natin. Ang babata pa nila. Pero grabe ang mga achievement na dito sa HealthWealth International Corporation. So, congratulations and talagang mayroon pala tayong announcement. Bukas, ang ating bahay nihan. Bahay nihan. Huwag niyong pakawalan ito sa ating Zoom. And don't forget your invites. Umaga pa lang, sisit up niyo na sila. Oo. Makakumuha ng magandang signal at pumuesto na kung saan sila pumuesto. At hindi lang 'yon, yung paparating natin na magandang balita, yung ating anniversary. Guys, mag-invite kayo, invite your friends, invite nyo yung mga mahal nyo sa buhay at sama-sama tayo nating panonoodin at saksihan ang mga magandang balita, magandang announcement during sa ating anniversary sa September 12 at 4:30 PM. Huwag nyong kalimutan. Don't miss it. At salamat na rin sa ating mentors, walang iba, kundi ang very supportive natin na mentors,
mga kapwa leaders natin, dealers at mga staff sa ating kumpanya sa ila sa kanilang pagsisikap din na maabot tayo at sa ating pang mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa ating mentors, si Ate Pura, si Kuya Mel. Maraming salamat sa inyong suporta. Lalong-lalo na sa ating mahal na presidente, talagang napakasipag, napakabait ng ating presidente. At ganoon na rin ang kanyang mahal sa buhay, si Sir Jui Espiritu. Thank you, sir. Tinatandaan ko yung sinasabi nyo during Hataw 3 natin. Hindi ko nakakalimutan yon. Nasabi nyo, someday, makikita kita sa stage. Ako yung magkakabit sa iyo ng award. Thank you po sa encouragement. Thank you sa inyo. At marami pong salamat, guys. And pag sinabi ko na stand proud, sabihin nyo, health well. Stand proud, health well. Stand proud, health well. Stand proud, health well. Guys, maraming salamat. To God be all the glory. Thank you po. Are you ready for the first Health Wealth virtual anniversary celebration? Health Wealth, stronger together. Tuloy-tuloy na to. 14 years na tayo. Live at Health Wealth corporate office, moving forward together with a bold vision of a better and stronger Health Wealth International Corporation. Stay tuned for new announcements. You need to know, awarding of top performers, new products, new innovations, and grand raffle prizes. Who will be this year's five lucky winners of 140,000 pesos? Catch us live this September 12, 2020 at 4:30 p.m. Health Wealth, stronger together, tuloy-tuloy na to. 14 years na tayo!